Okay, hi guys! Happy Saturday! Kamusta naman? No? Kamusta ang inyong mga weekend? Kamusta naman kayo kasama ang family nyo? At ano lang naman tayo, no? Konting mastermind lang at saka maghintay lang tayo ng mga konting attendees. At gusto ko lang mag-share sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo, no? So, habang naghintay tayo ng konting attendees, pwede nyo i-share, pwede kayo mag-comment, mag-like, no? Yung mga bago ngayon sa Facebook, you know? So sige, pwede kayo bumati dyan, no, habang naghihintay tayo ng mga konting attendees at basically yung topic natin ngayon. Okay? Kung paano nyo magagawa na matatalo nyo yung mga top producers and top earners, no? So basically, nangyari din sa akin to, no? Dati, nangangarap lang ako pag tinitignan ko yung mga top producers, top earners, pero possible siya, no? Possible na kahit isang newbie na magagawa mo, bigla kang tatalon, no? Bigla kang tatalon sa top 1, top 2, top 3, no? But saka may mga konting actions ka lang na mga kailangan mong gawin. At yun yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Okay, kung paano ko siya nagawa. Para at least yun. This is Irene. Have a blessed Sunday. Okay. Thank you, Irene. And by the way, Irene, Saturday pa lang. Sunday na ba dyan sa inyo? Okay, good afternoon. Wow. Merong ano? Astronaut na. Okay. Si Jeffrey, paano daw mag-commit sa isang bagay? Okay, so good question yan, Jeffrey. Sige, sasagutin ko yan mamaya. No? At napakagandang tanong din yan, no? Dahil yan yung kailangan mo talaga, no? Para makapag-produce ka ng malaki, no? Sa business na ginagawa mo or sa sales na ginagawa mo, no? So, yan. So, paano ba, no? Yan, si Arnold Pabalan. Kamusta ka dyan, Arnold? Wait lang, paano ko ba tatanggalin to? May nakaharang. Wait lang, eh. Ayun, pwede. Ayan, si Amaira din. Good PM din. Happy Saturday. Hey, KK. So, yan, no? So, basically, bakit ko ito yung biglang naging topic ko ngayon, no? Kasi kanina, galing lang kaming mega mall, no? Galing lang kaming mall. At binili na naman akong book, no? Book. So, ito, tawag dito is Storyteller Secret, no? At nakita ko lang naman yung presyo, no? Actually, it's 1,000 siya sa fully book, no? So, ngayon, paano mo ba magagawa, no? Paano mo ba magagawa na matatalo mo yung mga top earners sa kayong mga top leaders, no? Ang isang pwede mong gawin, okay, gawin mo yung mga ayaw gawin ng karamihan. Or, tignan mo ng maigi, pag-aralan mo ano ginagawa ng mga top earners, pag-aralan mo ano yung mga ginagawa ng mga top producers, pag-aralan mo yung mga galaw nila, pag-aralan mo mga strategies sila. Kung maganda, kaya mo silang interviewin. Okay, tanungin mo kung ano yung mga ginagawa nila, no? Tapos, subukan mong gawin yung mga ayaw nilang gawin, no? Subukan mo gawin yung mga ayaw nilang gawin. Pero, kailangan medyo strategic ka dito, no? Paano strategic, no? Ibig sabihin, kapag sigurado ka na yung gusto mong gawin, ay magkakaroon ka ng resulta, no? Pero hindi ginagawa ng mga top leaders, no? So, parang ganito, sabihin natin, no, yung mga top leaders, no, sa business nyo, kapag nagdating sa marketing, kapag nagmamarket sila online, sabihin natin, puro sila mga images, puro sila mga texts, no? Puro images, mga texts, nagsishare ng mga posts, no? Baka may kailangan kang pwedeng baguhin, no? Baka may kakaiba kang style na pwede kang gawin, no? Katulad, pag-video, no? So, yung mga prospects, mas makikita ka kasi kakaiba yung ginagawa mo, okay? At saka to rin, no? Andito sa business kasi natin, kailangan talaga maiba ka, okay? Maiba ka, huwag kang makikibagay sa anong ginagawa ng mga karamihan, no? Kailangan mo mag-stand out, kailangan ikaw yung mapansin, kailangan ikaw yung maging bida, no? Para yung mga prospects sa'yo sasali. Okay? So actually ganun lang ganun naman talaga, no? Sabi ng iba na yung competition, okay? Competition daw, no? Mahalaga daw 'yan pagdating sa negosyo. Healthy daw 'yon, no? Pero pagdating sa katulad affiliate marketing, network marketing, no? Kailangan mo magawang mag-stand out kasi ang dami nang gumagawa talaga niyan na business. Ang dami nang gumagawa, no, sa internet. No, ang dami na nagpo-post, ang dami nang nag-share ng mga post, dami nagka-copy-paste. Kailangan maiba mo 'yung sarili mo. Ngayon, paano mo maiba 'yung sarili mo? Mas mag-focus ka kung ano 'yung personality mo, no, kaysa mag-copy-paste ka. Ngayon, medyo challenging talaga 'to sa mga newbies,
okay? Medyo challenging siya sa mga newbies, pero yun na nga, no? Kapag nagawa mo kasi, yun yung reason kung bakit maraming hindi kumikita, no? Yun yung reason kung bakit maraming hindi nagkakaroon ng resulta. Kasi yun na nga, no? masyado silang nagfo-focus dun sa challenge, no? Hindi sila nagfo-focus dun sa mga makukuha nila. Hindi sila nagfo-focus kung ano yung makukuha nila kapag ginawa nila yun, no? Masyado sila nagfo-focus dun sa nararamdaman nila na challenges, na kinakabahan siguro, na natatakot, no? Pero kapag nag-push through ka dun sa fear mo, kasi yun yung ginagawa ng karamihan, eh, di ba? Kapag ginagawa mo yung mga, yung hindi ginagawa ng karamihan, katulad nakikinig sila sa fear nila, tapos ginawa mo pa rin, no, kahit kinakabahan ka, kahit natatakot ka, no? Mas makikita ka as a leader, mas makikita ka as an authority, mas makikita kang as courageous, at saka mas makikita kang nagsa-stand out, no? Ngayon, itong book, no, bakit ko rin to shinerg to kanina? Kasi, actually, nung siguro last 2 weeks, no, kakabili ko lang din ng book, and worth at least 1,000 pesos din siya, no? Tapos after 2 weeks, no, bumili na naman ako ng bagong book. Okay? Kasi napansin ko, no, tinatanong ko rin kasi yung mga mentors ko, yung mga top producers, no? Tinatanong ko kung ilang mga books yung binabasa nila kada buwan. Sinasabi nila na once a month daw sila nagbabasa na. One book a month, no? So, ang pwede mong gawin, yung ginagawa ng mga top earners or top producers, pwede mong i-times 10 yun. No, pwede mong i-times 10, pwede mong mas mahigit pa. Okay? Katulad, sige. May reason kung bakit sila top earners, no? May reason kung bakit ganun. Gawin mo, lagpasan mo 'yung mga action na ginagawa nila. Katulad 'yun, no? Nalaman ko 'yung top earner namin, 'yung top number 1 or top basta 'yung pinaka top earner namin, no, sa kay mga mentors ko, no? Nagbabasa sila ng book at least once a month. So ako, 'yung challenge ko, makapagbasa ako ng libro twice a month, no? So parang hinihigitan ko. Okay? At ganun mo magagawa yung mga ganung klase mga bagay, no? Katulad dati yung mga mentors ko, yung talagang narangangarap ako na alam mo yung parang para sa akin, no, napaka-imposible na marating ko yung level, no? Katulad yung mga bigati na pangalan, katulad nila Edward Reformina, nila mga Magallanes, no? Yung mga ganung mga klase mga pangalan. Okay? Dati talaga nangangarap lang ako na marating ko yung mga level nila, no, marating ko yung mga income level nila, marating ko yung brand nila. Okay? Pero ginawa ko 'yun. In-interview ko sila, no, kung ilang katulad, tinatanong ko sila, no, coach, gaano ka ba kadalas mag-video? Gaano ka ba kadalas ilang books ang binabasa mo kada buwan, no? So curiosity, no, naku-curious ako sa kanila kasi inaalam ko kung ano yung ginagawa nila araw-araw. Sinare niya sa niya nga sa akin na ginagawa niya, nagvi-video siya at least once a week, no? So ang ginawa ko, inaraw-araw ko yung pagvi-video, no? At dahil doon nakaalis ako doon sa ano, sa level na wala nakakakilala sa akin, okay? Hanggang sa to the point na nakilala na ako ng mga tao. Tapos ang ginawa ko, 'di ba, inaraw-araw ko. So dahil sa sobrang kulit ko, no, sa sobrang kulit ko, kaka-video, kaka-ganyan, no, nangyari, nakuha ko yung attention ng mga prospect, ibang mga prospect nila, okay? Ibang mga prospect nila, katulad, ibang prospect ng mga mentors ko, ng mga coaches ko, no, nakita nila ako, tapos nakita nila mas active ako, okay? To the point na mas, para sa kanila, mas okay na sa akin sila mag-join or sa akin sila mag-pay in, no, kaysa doon sa mga mentors or coaches ko, no? So, yun yung mga pwede mong gawin, no, para ma-push through mo yung sarili mo na mapunta doon sa level ng mga top earners, sa mga top 10 producers sa company mo. Okay? Or kapag affiliate marketer ka, no, 'di ba minsan may mga top leaders doon. Ang unang-unang pwede mong gawin kapag newbie ka talaga, kakasimula mo pa lang sa negosyo mo. Okay, makipag-reach out ka doon sa mga taong 'yon. Alamin mo 'yung mga ginagawa nila araw-araw. Tapos higitan mo 'yung ginagawa nila. Tapos lagyan mo ng parang konting kakaiba, no? Gawin mo 'yung mga sa tingin mong kakaiba na alam mong, sabi natin, no, 'yung kakaibang strategy na iisip mo, may ibang gumagawa niyon at nakakapag-produce ng resulta. Okay? Tapos medyo ibahin mo, no, parang style mo, personality mo, okay? To the point na alam mo 'yun, mas makikita ka kaysa doon sa mga coaches na 'yun, mas makikita ka kaysa doon sa mga mentors na 'yun, no? Kailangan kasi talaga parang first step mong makaalis talaga kapag alam mo 'yung nararamdaman mo na hindi ka masyado kumikita,
maliit lang yung kinikita mo, parang part-time income lang, no, 2,000 a month lang ang kinikita mo, yung mga ganun, no. Kailangan makaalis ka dun sa level na yun, na kasi baka wala pa nakakakilala sa'yo, okay, or sa internet, baka wala pang, wala ka pa nadadrive na traffic, no, yung parang ganun, okay. So, kailangan makaalis ka dun sa level na yun. Kaya makarating ka agad dun sa mga action na ginagawa ng mga coaches, ng mga mentors. Kasi syempre, kapag ginagaya mo rin naman, or kapag napunta ka sa level ng mga tao talagang nakukuha yung resultang gusto mo, okay? So, kapag nagagawa mo yung actions nila, tapos medyo nagagawa mo yung level of actions nila, okay? Mararating mo rin yung mga resulta na kukuha nila, okay? So, yun yung pwede mo unang gawin, no? Kung paano mo ma-jump pass, okay, malulustan or mapupunta ka agad doon, no? So, aralin mo yung mga actions nila, okay, medyo i-times 10 mo siguro or damyan mo yung action na ginagawa nila, no? Okay, at mas maganda, no? Mas maganda kapag may gawin kang parang kakaiba, no? Huwag yung tipong gayang-gaya sila, no? Gawa ka naman parang something na kakaiba, okay? So, parang sarili mong style, okay? Or kahit yung alam mo yung maging sariling personality ka lang, no, yung personality mo mismo, kasi wala talagang makakagaya ng personality mo, ikaw yan, 'di ba? Ikaw na ikaw yan, no? Kaya yung mga tao, no, magfa-follow yan dahil sa iyo, magfa-follow yan dahil sa personality mo kung paano ka magsalita. At huwag kang mag-aim, huwag kang mag-goal na ifa-follow ka ng lahat ng tao, no? You will have haters. Magkakaroon ka ng mga haters. Kailangan lang hanapin mo yung mga tao na maniniwala sa'yo. Okay? Maghanapin mo lang yung mga tao, mag-focus ka doon sa maniniwala, sa mga turo mo, sa mga sharings mo, sa mga, yun, sa mga magtitiwala sa'yo, no? Huwag mo i-goal na lahat, i-please mo lahat, no? Hindi, imposible talaga yun, no? At kapag ginawa mo yon, malaking chance talaga na mag-fail ka, malaking chance talaga na masasayang yung effort mo kapag pinilit mong pasayahin lahat ng tao, no? You will have haters talaga. Okay? So yon, yun yung reason, no, kung bakit na-share ko lang din tong live video na to. Kasi yun yung mga actions na ginawa ko dati nung hindi pa ako kumikita, hanggang sa to the point na nagagawa ko na maging top earner, maging top producer. Okay? Inaral ko muna talaga kung ano yung mga action na ginagawa nila, tapos hinigatan ko yung mga action nila. Okay? Katulad yung mga yun, yung mga big names na yun, no? Katulad yun, nila Coach Edward Reformina, no? Nag-webinar sila once a week, no? So, ginagawa ko at least 3 times a week, no? Nag-Facebook live ako, nag-video ako, nagpo-post ako. Minsan-minsan na din sila nagpo-post. Once a week sila nagpo-post, diba? Ako, inaaraw-araw ko yung pagpo-post ko, tatlong beses kada araw pagpo-post ko. Sa sobrang kulit ko, lagi ako nakikita ng mga prospects sa wall. Okay? Lagi halos araw-araw, 3 times a day. Talaga nakuha ko agad yung attention nila. No? At kanina, nag-share nga si ano, si... Ayan. Nag-share si Jeffrey nga, no? Na paano daw mag-commit sa isang bagay. Okay? Kasi kada action mo, no? It's a commitment. Okay? Kada action mo, it's a commitment. No, katulad, araw-araw ka nanonood ng TV, committed ka manood ng TV, no? Araw-araw mong ginagawa yung negosyo mo, committed kang gawin yung negosyo mo, no? So, sa totoo lang, no, para maging commitment ka, kailangan ayusin mo talaga muna yung priorities mo. Okay? Kapag nararamdaman mo na hindi ka parang committed sa negosyo mo, hindi mo siya araw-araw na ginagawa, malaking chance na baka hindi pa importante sa yung negosyo mo. Okay, hindi ka pa ganun ka badly wanted na magkaroon ng resulta. No, parang masaya ka pa sa meron ka ngayon, kaya parang binabahala na or pina-part-time na lang muna. Okay, kaya minsan magugulat ka, parang mas gusto mong manood na ng TV, manood ng sine, makipag-date, no? Makipag-date sa asawa mo, no, or sa girlfriend or boyfriend mo. Okay, parang mas committed ka, para sa iyo mas mahalaga pa 'to, no? Para sa iyo mas mahalaga pa na yun, na makipag-date ka muna. Yun yung priority mo, no? Actually, dito nga nalilito minsan, eh, no? Minsan, no, katulad, yung pinaka reason why mo, yung pinaka dahilan mo kung ba't mo ginagawa yung negosyo mo. Minsan, dami nang sasabi, dahil to sa pamilya ko, dahil to sa asawa ko, mahal na mahal ko kasi asawa ko, no? Minsan nalilito sila doon, eh. Okay? Minsan sa sobrang
sobrang ginagawa, no? Sobrang ginagawa talaga nila para pasayahin yung asawa nila or yung girlfriend at boyfriend nila. Minsan, mas napapriority talaga nila yon. Okay? At naiiwan yung business. No? Actually, ito medyo harsh nga. Narinig ko lang to sa mentor ko, no? Sabi niya, no, depende na kung maniniwala kayo dito, pero may punto rin kasi, no? Sinabi niya, kapag gumagawa ka raw ng negosyo, okay, nagbibuild ka raw ng negosyo, okay, you don't need a girlfriend daw, you don't need a boyfriend, you need a business daw, no? Pero, hindi naman siya applicable for everyone, no? Kasi pwede ka naman magkaroon ng asawa, pwede ka naman magkaroon ng girlfriend or boyfriend, kahit na may business ka. Pero kailangan alamin mo muna yung priorities mo, okay? Kailangan, katulad, kung nakikita mo na in the long run, dahil sa negosyo mo, mabibigay mo lahat ng mga gusto ng asawa mo, okay? Mabibigay mo yung mga gusto ng girlfriend or ng boyfriend mo or ng asawa mo, no? Or ng mga anak mo. Kapag ginawa mo yung negosyo, kailangan, no? Kailangan talaga na makita mo muna yung priorities, eh. No? Kasi syempre, kapag pinrioritize mo talaga, kung ano talaga yun, sa totoo lang, no? Yung mga nagtatanong din sa akin, katulad, hindi nila ginagawa yung negosyo nila. May mga nagsusumbong sa akin ng gano'n, no? Raymond, paano ba yan? Lagi raw silang tinatamad, no? Minsan, nadidistract sila. Mas kailangan nilang gawin yung mga house chores, no? Yung mga house chores. Kesa sa negosyo nila, dahil nga daming distractions, inuutusan sila ng asawa nila, inuutusan ng tatay nila, ng nanay nila, no? Inuutusan, no? Tapos to the point na nalilimutan na nila yung negosyo nila. Okay? Ang madalas na sinasabi ko sa kanila, baka hindi mo pa priority yung negosyo mo. Ito ah, share ko lang sa inyo, no? Noong mga 2013, 2014, noong nagsastruggle pa ako, okay, hindi pa ako kumikita, ang kapal ng mukha ko, sa totoo lang, no? Paano ang kapal ng mukha ko? Nakikita na ako sa bahay ng magulang ko. Okay, nakikitira ako. Hindi ako nagbabayad ng bills. Wala akong kinikita. Ang sasakit ng mga sinasabi sa akin, no, na yun na nga, na itigil-tigilan mo na yung ginagawa mo. Wala kang mapupuntahan dyan. Okay? Wala kang mapupuntahan sa ginagawa mo. Tigil-tigilan mo yung ginagawa mo, no? Maghanap ka na ng tamang trabaho, ng mga ganyan, no? Lahat yun, parang nilunok ko na lang lahat ng mga sinabi nyo, no? Kahit sinasabi ko sa sarili ko, ang kapal ng mukha ko, no? Na walang hiya ako, okay? Pinipilit ko pa rin lunokin yung pride kong yun. Kasi mas priority ko, alam ko, na kapag ginawa ko yung negosyo ko, okay, mas matutulungan ko sila, mas maalagaan ko sila, at mas magkakaroon ako ng freedom na kasama sila, no? Parang priority lang, eh, no? So, lahat yun, nilunok ko talaga yun. Tapos minsan, dahil sa sobrang ginagawa ko yung negosyo, ito ha, hindi ko naman sinasabi na gawin mo rin to kasi magkaiba naman ang storya natin, no? Pero yun, minsan, kahit na nga ganun, na nahihiya na ako dahil di ako nagbabayad ng bills, di ako nakikitulong sa pamilya ko, no? Pagbayad sa mga bayarin sa pang araw-araw, okay? Minsan, hindi rin ako naghuhugas ng pinggan dahil sobrang tutok ako sa negosyo ko. No, minsan nagagalit na sa akin, no? Parang ang tamad-tamad ko daw, no? Hindi nila naiintindihan yung ginagawa ko. Pero yun, nilunok ko pa rin yung pride ko. Nilunok ko pa rin yung nararamdaman kong yun, no? Tas, kasi mas priority ko talaga. Alam ko may mangyayari kapag tinuloy-tuloy ko to. Alam ko may mangyayari, at kahit hindi pa nangyayari yun ngayon, at eventually, nakakatuwa lang. Kasi dahil sa pag-push through ko na yun, dahil sa priority ko yung negosyo ko, ayun, mas nabibili ko na yung mga gusto nila, no? Mas nadadala ko na sila sa mga masasarap na kainan, nadadala ko na sila sa mga gusto nilang puntahan, no? So, masakit talaga sa umpisa, no? Sa totoo lang, no? Kapag ganun yung sitwasyon mo, hindi ka pa nagkakaroon siguro ng resulta. Naintindihan kita, no? Dahil nagdumaan din ako sa ganun, pero alam mo yun, minsan talaga kailangan lunukin mo lang yung pride kapag alam mo na may... Kapag talagang committed ka na magkaroon ng resulta sa negosyo mo, no? So yun yung answer ko doon, Jeffrey, no? Pagdating sa commitment talaga. Commitment is priority din. Para sa akin, ito yung belief ko, no? It depends on you kung saan kayo maniniwala. Pero yun yung belief na pinaniwalaan ko na pumilit sa akin magkaroon ng resulta, no? Kasi iba talaga, katulad, nadidistract siya ng asawa,
nadidistract siya ng magulang, nadidistract siya ng mga anak, no, sa sakit ng mga sinasabi sa kanila, mas nagiging committed sila sa nararamdaman nila. Okay? Pero may mga ibang mga tao, no, kahit sabihan na silang kapal ang mukha nila, no, pero tinutuloy-tuloy pa rin nila yung business nila hanggang sa, ayun, mas nakita nila, no, yung end goal. Kasi yun, guys, no, you cannot please everyone talaga. Kapag against sa'yo yung asawa mo, against sa'yo yung girlfriend mo, kailangan mo siyang kausapin. Ito yung gusto ko. Ito yung mangyayari. Okay, you have to support me on this. Pero siguraduhin mo, kapag kinausap mo yung asawa mo at kinausap mo yung girlfriend or yung boyfriend mo tungkol sa ganyan, siguraduhin mo talaga na maging committed ka na gagawa mo siya ng paraan. Okay? Gagawa mo talaga siya ng paraan. Alam mo yung kahit na anong mangyari, kahit sinasabi mo na nakakatakot gawin to, kahit sabihin mo na kinakabahan ka, gagawin mo talaga kasi sinabihan mo na eh. Diba? Sinabihan mo na yung asawa mo, sinabihan mo yung girlfriend or yung boyfriend mo, no? Nang ganon. Talagang kailangan gawan mo siya ng paraan. Okay? Kahit hindi ka teki, minsan naiiyak-iyak ka sa harapan ng computer, nabibwisit ka, naasar ka, dahil talagang hindi mo talaga magets, pilitin mo yung sarili mo na magets siya. No? Pilitin mo yung sarili mo na magets siya. Tandaan mo yung sinabi mo sa asawa mo, tandaan mo yung sinabi mo sa magulang mo, tandaan mo yung sinabi mo sa mga anak mo, na kinausap mo sila, kailangan mo akong suportahan dito, no? Kapag nagawa mo yun, pinahalagahan mo yung sinabi mong yun, babalik ka ulit sa harapan ng computer, aaralin mo talaga siya. Okay? Or kapag hindi talaga nag-work sa yung strategy na yun, maghahanap ka ng ibang strategy na mag-work sa'yo at magtutuloy-tuloy ka. Okay? At kapag lumalabas na naman yung excuses na yun, no? Kapag lumalabas na naman yun na parang gusto mo magreklamo, no? Katulad, ang dali lang, sa totoo lang, sa business natin, ang dali lang magreklamo sa mentor natin. Ang dali lang magreklamo sa upline kung paano mo man tinuturing yun, no, yung mentor, yung upline mo. Okay? Ang dali lang magreklamo sa kanila. Pero katulad sinabi mo, no, na ayoko na, hindi ako teki, subukan mong sabihin yun sa asawa mo na sinabihan mo, no? Sasabihin sa asawa mo, sabi sa iyo, eh, tama ako eh, no? Ngayon, matatanggap mo ba yun? Okay, kapag yung mahal sa buhay mo na yung sinabihan mo, no? Madali lang sabihin yun, no, sa mentor mo, madali lang sabihin yun sa coach mo, madali lang sabihin yun sa upline mo, no, kung ano man ang tawag mo sa kanya. Pero once na sinabi mo yun sa mahal mo sa buhay, medyo minsan magdadalawang isip ka, sasabihin mo sa sarili mo, hindi pwede to. Kinausap mo siya, kinausap mo ng heart to heart yung asawa mo, kinausap mo yung pamilya mo, no, kailangan gawan ko to ng paraan para sa kanila to. Okay? So, yun yung mga tumulong sa akin para pilitin ko yung sarili ko. Kahit ang kapal ng mukha ko, no, noong mga times na nagsistruggle ako, hindi ako nagbabayad ng bills, nakikikain ako sa dinner table, no, minsan nasama ng tingin sa akin dahil hindi pa ako nagtatrabaho, hindi ako naghahanap ng trabaho, noong mga hindi pa ako kumikita, pero ayun, no, talagang pinilit ko lang yung sarili ko dahil doon, no, sa shinare ko sa inyo, and I hope nakatulong to, and I hope na makapagbigay sa inyo ng idea kung paano mo siya itutuloy-tuloy. Okay? So yun, baka may mga questions kayo sa business nyo, okay, na baka makatulong ako sa inyo kung saan na kayo nahihirapan. Kapag ka-team ko kayo na naka-attend nung Friday, nung kahapon na webinar or ng coaching, baka may maitulong pa ako sa inyo kapag sinusubukan nyo ng Facebook ads kasi yun yung naging training natin. Ayan, sabi ni Brian, no, dinaanan ko yan. No? Ano yung nakakatuwa dito na sa ginagawa natin? No? May pagkapare-parehas yung kwento natin, may pagkapare-parehas yung experiences natin. Pero yung pinagkaiba talaga dito is kung anong gagawin mo, no? Pare-parehas yung mga nararanasan natin, no, ng mga masasakit na mga salita na sinasabi sa atin, no? Pero yung pinagkaiba dun sa mga nagkakaresulta sa hindi nagkakaresulta, kung anong gagawin nila sa susunod after silang masabihan yon. May iba pwedeng sabihin na maniwala na lang dun sa hindi naniniwala sa kanila, pero may iba na itutuloy-tuloy pa rin nila yung business nila kung committed talaga sila. And it's all about priority talaga. Kung gaano ba kahalaga sa'yo yan na magkaroon ka ng resulta. No? Yan, sabi ni Che. Correct ka dyan, coach. Thank you, Che, for agreeing. Si Brian din. Thank you daw. You're welcome, Brian. Si Jeffrey, you're welcome din. Thank you, Jeffrey, no, sa question. Si Eunice. Good afternoon din sa'yo, Eunice. Ayan. Ayan, si Liza. Ayan. Brian, okay naman ako. Si sinescroll down ko yung mga question, ay yung mga comments nyo, no? Si Irene, nandito rin pala sa Saturday daw. Si Arnold, si Amira, ayan.
So baka may questions kayo regarding dito, baka makatulong ako sa inyo. Yan, nakaka-relate daw si Irene, no? Minsan talaga ganun, no, guys. Hindi nyo pa makikita agad yung resulta, no? Pero yung mga maliliit na action na ginagawa natin, no, okay, minsan kasi, no, kailangan natin maranasan yung mga bagay na yun, no, para makapag, para, alam mo yun, magkaroon ka ng parang influence, no, para mas maging credible ka. Kasi imagine mo, no, nagkaroon ka agad ng resulta. Parang, hindi mahirap maniwala sa yung tao, eh, no, parang, hindi naman nata ganun kadali yun, no, pero dahil sa mga kwento, katulad ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, yung mga kwento na nasasaktan ka dahil araw-araw ginaganong, you know, inaaway ka ng family mo, no? Itago mo yon, kasi once na nagkakaroon ka na ng resulta sa ginagawa mo, yun yung mga magandang ikwento. Kasi doon nakaka-relate sa yung mga tao. Okay? At once na nakaka-relate na sa yung mga tao, doon mas magiging komportable sila sa'yo. Okay? At may reason yan kung ba't mo nararanasan yan ngayon, no? Kasi yung mga kwento na nangyayari sa'yo ngayon, pwedeng-pwede mo yan maggamit once na nagkakaroon ka na, magkakaroon ka na ng resulta at nagkakaroon ka na ng mga yun, nung success na gusto mo. Okay? Sa ngayon, sa ngayon siguro, baka wala ka pang resulta, nagsastruggle ka pa, no? Huwag mo munang pag-usapan yung struggle mo, no? Huwag mo munang pag-usapan, kapag nahihirapan ka, no? Huwag mo munang pag-usapan yun kasi huwag mo muna pag-usapan yun. Pero once na nagkakaroon ka na ng resulta, doon mo pwedeng ikwento yun. No? Doon mo pwedeng i-share yun. No? Mag-focus ka muna sa mga maliliit na resulta na nakukuha mo ngayon. May katulad, nagkakaroon ka ng mga inquiries. Yun yung pwede mong i-share sa mga videos mo. Yun yung mga pwede mong i-share sa mga post mo. No? Kasi may mga ibang mga tao, hindi nila alam kung paano pa magkaroon ng inquiry. Doon ka muna mag-focus sa mga maliliit na resulta na nakukuha mo, no? Kahit wag mo muna pag-usapan yung mga income result mo, kahit sabihin natin hindi ka pa nagkakaroon ng income result. Okay? Pag-usapan mo muna yung mga maliliit na resulta na nangyayari sa negosyo mo. Okay? Kasi magkakaroon ka talaga ng resulta pag ginagawa mo yung negosyo mo. Katulad, nagpo-post ka sa social media, may mga nagla-like, no? May mga nagko-comment. Pwede mo pag-usapan yung paano mo naggawang may nag-like or paano mo naggawa na may mag-comment sa mga post mo. Yung mga pwede mong pag-usapan muna. Okay? So, at saka yun, no? Once na nagkaroon ka na ng income result dahil sa mga maliliit na resulta na yun, doon mo na pwedeng pag-usapan yung income result mo. Doon mo na pwedeng pag-usapan yung mga success na nakukuha mo, no? So, tapos pwede mo na i-share din, no? Yung struggles mo, okay? Bago ka nagkaroon ng resulta. Okay? So, kailangan kasi alam nyo, guys, bawat galaw nyo, no? Dito sa business natin, eh. Bawat galaw niyo, no, dito sa negosyo natin, kailangan lahat yan may strategy, no? Kailangan lahat yan may strategy. Katulad nito, no, yung laban ni, kung naalala niyo pa, no, yung laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather, di ba? Most, one of the most criticized battles yon, boxing match, no? Kasi, ang daming nag-criticize kay Mayweather. Si Pacquiao kasi, di ba, sugod ng sugod dun sa mga nakanood yun, di ba? Sugod siya ng sugod. Minsan napipikon na si Pacquiao dahil hindi siya lumalaban, di ba? Takbo ng takbo. Ang dami mga videos kay Mayweather na duwag, no? Takbo ng takbo. Ang dami mga viral na videos na pinaglalaro ni Pacquiao yung manok. Parang ganun, di ba? Ang dami, no? Yung sa ano nga, eh. Nakakain na kayo sa Zarks, yung malaking burger. Meron nga dun, di ba? Floyd Chicken Wings, di ba? May ganun, no? Daming naiinis, daming nagko-criticize sa kanya. Pero doon yung nangyari, no, naglaban sila, no, si Mayweather sa kasi Pacquiao. Si Mayweather, may strategy siyang pumasok, no? May strategy din si Pacquiao, no? Pero yung strategy niya, mas tumalab kesa doon sa strategy ni Pacquiao, no? Pinag-aralan niya ng maigi kung paano lumaban si Pacquiao. Ginawa niya, nagduwag style siguro, no? Makriticize mo siya, pero alam niya na sino nanalo. Diba? Result shows pa rin, eh. Hindi sa effort, eh. No, dito sa business natin, hindi talaga sa effort na gagawin mo, no? Bung magdamag, ka nakatutok sa negosyo mo, pero still, yung results pa rin yung mangyayari. At hindi in-name, no? Hindi ginol ni Mayweather na i-please lahat ng tao, no, maging exciting yung match, no. Hindi niya ginol yon. Ang ginol niyon manalo siya, no. So kahit ang dami nag-criticize sa ginawa niya, ilag siya ng ilag, hindi siya masyado sumusuntok, no. Ang corny ng laban niya, ang corny ng ginagawa niya, pero siya yung nanalo, 'di ba? So yun,
sa business talaga natin, kailangan kada kilos mo, kada post mo, may strategy ka dapat na ginagawa doon, no? So, magagawa mo yung kapag araw-araw mong ginagawa yung negosyo mo, parang maaral mo ano nangyayari. Wala nata nagla-like ka. Ano kayang pwede kong ibahin? Wala nata nagko-comment ha. Ano kayang pwede kong ibahin? Baka pwede kong reviewin, no? Baka pwede kong pumunta muna ng YouTube, aralin kung paano maging magkaroon ng maraming comment, no? So, yun yun, no? Kaya ako, namomotivate din ako gawin yung negosyo ko ituloy-tuloy kung bakit ako bumibili ng mga books na ganito, no? Kasi naniniwala ako na may mas magaling sa akin. I mean, sabi natin na balang araw may mas magaling pa, no? Kasi syempre tayo kailangan maniwala talaga tayo sa sarili natin, no? You have to believe in yourself na ikaw yung best entrepreneur, no? Pero ako, kada gising ko, no, kada umaga, lagi ko iniisip na merong ibang tao doon habang natutulog ako. Merong magdamag na nag-aaral, may magdamag nagbabasa, may magdamag nag-i-invest ng training materials, no? Nag-i-invest na para seryosohin yung commitment nila na gawin yung negosyo. So para sa akin, kaya bili ng mga books, bili ng mga training programs, kahit ang mahal, minsan nagtatako yung mga tao, okay, na bumibili ako ng 5,000 pesos per month na isang training membership, no? Kung ba't ko ginagawa yun? Kasi ayokong matalo, no? Ayokong matalo na ibang tao. Kasi may belief ako na habang ginagawa ko itong business ko, merong ibang tao na mas gutom sa akin, no? Okay? May mas gutom sa akin na magkaroon ng resulta. Sawang-sawa na siya sa sitwasyon niya, gagawin niya lahat, minsan di na siya natutulog, nagbabasa, nag-aaral, ginagawa lahat, hindi siya nakikinig sa excuses niya, hindi siya nakikinig sa mga complaints niya, no? Hindi siya nakikinig sa nararamdaman niya, gusto niya lang magkaroon ng resulta, no? At yun yung gumigising sa akin minsan, no, kung ba't ko ginagawa itong business ko. At yun, gusto ko maging top of the game lagi, at yun yung gusto ko rin sanang maiwan sa inyo ngayon, no? Every time na sabi natin nag-procrastinate ka or parang tinatamad or parang hindi ka committed sa business mo, may ibang tao na mas committed sa ayot sa gusto mo, no? At pinakamasaklap doon, mas makilala siya kesa sa'yo. Okay? Yung mga sana naging prospect mo ngayon, sa kanya mapupunta. Okay? At ayokong, sa akin, no? Ayokong mangyari yun, no? Yun yung parang ano sa akin, tinagda-drive sa akin araw-araw para araw-arawin yung negosyo ko. Kaya ako post ng post, okay? Kaya ako webinar ng webinar, kaya ako Facebook Live ng Facebook Live, no? Kasi gusto kong sa space ko, gusto ako yung parang yun, ganun yung belief ko sa sarili ko, no? And sana, ganun din yung maging belief nyo sa sarili nyo, okay? Mas maging motivated kayo, mas always on the go kayo. Okay, at huwag kayong pumirme, no? Huwag kayong masatisfied. Kasi every time na masatisfy ka, merong ibang tao na uunahan ka. Okay? Magugulat ka na lang, biglang may susulpot na pangalan na gano'n, no? Kaya yun. At magugulat ka lang parang minsan, parang nasayang. Parang gano'n, no? Yun yung sanang huwag naman mangyari sa inyo. Okay? Ayun. So anyway, I hope hindi nyo lang pakinggan, no? Ito yung sabi ni Amaira. Tama ka dyan, nood lang muna at makikinig sa mga kwento ng top earners, no? So yun, katulad yung shinare ko kanina, no? Magkaroon kayo ng strategy, no? Huwag lang to the point na makinig, pero parang isipin mo, paano mo ma-apply yun sa sarili ko? No? Parang ganito, no? Ganito yung ginawa ng mentor ko. Paano ko yun mahihigitan? Ganito yung nangyari sa kanya. Paano ko yun mahihigitan? Okay? Katulad yung tinanong ko dati yung coach ko, no? Ayan, katulad yung coach ko dati, no? Si Coach Mau Magallanes dati. Tinatanong ko siya, no? Yung nagsisimula daw siya thrice a week siya nagvi-video. Ang ginawa ko, inalam ko kung yun yung ginagawa niya. Tapos sinasabi ko sa sarili ko, paano ko yun mahihigitan? So ginawa ko, inaraw-araw ko yung pagvi-video, no? So parang gano'n, no? Gano'n yung ibig ko sabihin ng strategy, no? Paano mo maunahan yung taong yun? Or paano mo magagawang may iba mo yung sarili mo? Parang ka to, yung mga followers niya, mga prospect niya, makita ka, no? Makita ka, at ayun, magkaroon ka ng momentum na matuloy-tuloy yun, no? So yun, I hope na nakatulong tong short coaching na to. By the way, kung may mga pahabol kayong questions, no? Baka may questions kayo dyan. Okay?
biglaan ako nag-live dahil yun, gusto lang ako i-share sa inyo ngayon. I hope na makapag-motivate sa inyo, makapag-inspire sa inyo ngayong Saturday, no? At motivation kasi guys, sa totoo lang, no? Pwede ako mag-share sa inyo ng mga kwento ko, no? Mga nangyari sa akin, pero sa totoo lang, no? All in all, hindi talaga kita kaya i-motivate, no? Hindi talaga kaya kitang ma-push para gawin yung mga kailangang action. Okay? Kasi yung motivation, nanggagaling yan sa sarili mo. Okay? Gaano ka ba kagutom na makuha yung resulta? Ano ba yung nararanasan mo ngayon kung bakit gustong-gusto mo na magkaroon ng resulta? Sarili mo lang talaga yung makapag-motivate sa sarili mo. Okay? May ibang tao dito nanonood, actually kanina naka 20 viewers tayo, no? Sa 20 viewers na yon, okay, may ibang tao na nag-close na, nabwisit sa ginawa sa sinabi ko, no, na cornean sa sinabi ko, pero may ibang porsyento dun sa 20 na yon na gagawin nila yung negosyo nila, at kapag ginawa nila yon, pwedeng maunahan kanya, or possible pwede rin niya ako maunahan, no, dahil talagang nagkaroon siya ng parang aha, alam na niya yung gagawin niya, parang ganun. Okay, thank you sa mga nag-share. Si Irene nag-share kanina, no, thank you Irene. Thank you, Internet Marketing Success Guide. Wow. I love it ng pangalan na. Okay. So yun. Thank you, no, sa pag-spend ng time ngayong Saturday. Kung may mga pahabol kayong questions, mag-leave lang kayo ng questions dyan, no, sa comments. I'll do my best na balikan siya. Okay, na once na binisita ko ulit tong video na to. Parang sabi natin na coaching video to, pwede kayo mag-iwan ng questions yan, and I'll do my best na mag-reply, no, para matulungan ka. So gusto kong batiin yung mga talagang umatid, nag-commit talaga, no, na makakuha ng idea, makakuha ng breakthrough idea ng magagamit nila, no, sa business nila. Yan si Irene, si Sherwin, si Jeffrey, si Arnold, si Amaira, ayan, si Resil, si Minilin, yan si Mike, si Andrino, si Brian, no, si Liza, si Che, of course, si Eunice, ayan, okay, okay, ayan, si Amaira, okay, ayan, si Daniel, thank you, Daniel, ayan, saka si Rayolin, okay, ayan, so thank you, no, guys, so yun. So by the way, mga ka-team ko, Monday, no, sa Monday, don't be late sa ating exclusive webinar. Ang ganda ng magiging mangyayari, no, sa ating team. Umatin kayo doon, no, guys, ito yung preparation nyo sa malapit na mangyayari, no, sa ating team, no. And by the way, dun sa discount, no, dun sa mga gusto naman mag-join sa team, 4 days na lang ata bago mawala yung discount, okay, so I hope makapag-take action agad, no, so yun. Nare-remind ayos, so Irene, napaka-lupet ng group chat natin, no? Nandun lagi sila. Okay, and thank you, ano. Okay, you're welcome. Glad na nakakatulong ako. So yun, once again, I'm Raymond Gerald Tabake. Have a great Saturday with your family. Have a great weekend. Isang linggo na naman, no? And I hope na ma-energize kayo lalo, ma-motivate kayo, ma-inspire kayo lalo para magtuloy-tuloy sa business na ginagawa nyo. Okay? So once again, I'm Raymond Gerald Tabake. Pwede kayo pumunta sa blog ko, blog.raymondtabake.com. Kita-kits ulit next time. God bless. Have a great day. And bye-bye. Next time ulit. Thank you. Bye-bye.